Alright, tapos na yung misa. At sabi nga, hindi ang pumapasok. Huwag masyadong, kumbaga yung, don't be superficial. Huwag tayong masyadong so much concerned of what we observe outwardly. Kumbaga, and sabi nga sa gospel yon, hindi lahat ng, bakit ang mga tao, sabi, bakit yung mga tao mo? Bakit nga ba? Hindi sila naghugas ng kamay, kumain na sila kaagad, hindi sila nag-serve ng proper cleaning of themselves. Kasi it's a tradition, traditional. So, huwag tayong masyadong maka-super sa pagiging superficial natin bilang tao, bilang Kristiyano, or whatever. Ano ang nakakapagpalinis o nakakapagpadumi sa tao, hindi yung kanyang ipinapasok sa kanyang bibig, kundi ang lumalabas dito. Anong pumapasok yung kinakain natin? Madumi ba yung kinain? Yung iba, hindi naghugas ng kamay. May mikrobyo, tutunawin na ng ating hitoka kasi may acid tayo doon para patayin yung mga dapat patayin. Diba? There's acid inside. Science! Science tayo. Anyway, so, ang ibig lang sabihin, hindi yung outward na ginagawa natin ang makakapagpaganda sa atin sa harapan ng Diyos, kundi yung what comes from within. Anong inilalabas natin mula sa ikaibutura ng ating mga puso sa paggawa ng isang bagay na yon. Yan po. So, yun ang ating word for the day. Don't be so superficial. Superficial. That is mapagbalat kayo. What comes? Kumbaga sa balat lang, pabalat lang, pabalat lang yung pananalig mo. You observe everything. You observe lahat ng rituales, ino-observe mo. Ino-observe mo lang. Ginagawa mo lang yun. Pero wala sa kaibuturan ng iyong puso, yung purpose na yon. You just do those things for the purpose of doing those things para ma-observe, makita na sinusunod mo yung mga dapat sundin. But what's deep within is more important. Mula sa kaibuturan ng puso mo ang mas importante. Kumbaga, tumulong ka mula sa kaloob-looban mo. That is sincerity. So sincerity and being superficial. Anong gusto mo? Sincere ang tao na tumulong sa'yo o tumulong lang sa'yo para makita na tumulong siya sa'yo? Anong gusto mong gawin mo? Tumulong ka lang because you want yourself to be seen, to be generous, to be, ang tawag nun? Maging generous ka sa paningin ng iba, or you do that because you really feel like doing that with a sincere purpose and with a sincere heart. Yan dapat tayo. So, sincerity on what we do from, sabi nga, do the things with conviction and with a heart. Yun na yun. Be sincere in what you do. Yun ang ating word for this Sunday. That's my word pala. That's the word that that came into my mind. Sincerity in all the things that you do. Huwag tayong superficial para lang masabi na tayo ay matulungin. Huwag tayong superficial kasi nga nakita na ng ibang tao, you're rewarded already of what you did. Napuri ka na eh. Paano yung sa taas, mas maganda, it's deep from within. So, kung ikaw ay sincere at totoo sa iyong ginagawa, you'll be rewarded from above. Do all the things in the love of God. Yon. Because God is love. Don't forget that. And so, yun lang po. Sarami ko lang sinabi. Ikot-ikot tayo. One thing is, it's doing everything in the love of God. Because faith, hope, and love,
But the greatest is love. Diba? Ang lahat ay gawin natin bilang pagpapakita o pag-express ng ating pagmamahal. Alright, thank you so much for watching once again. This is Lupine. Have a good day. Happy weekend. Happy Sunday. And have a blessed week ahead. See you soon. God bless.